Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay mag-oil change ng Toyota Prius Hybrid. Second generation. Ito yung i-oil change ko ngayon, okay? Huwag kalimutan mag-subscribe sa Jupram YouTube or Jupram, okay? So, buksan mo natin na yung hold ng sakyan, okay? So, kailangan natin ng disposable gloves, okay? Para mag-start tayo oil change. Ito ang kailangan, guys. Ito na tatanggalin is yung cap ng engine, okay? Tanggalin mo natin ito. Ilagay natin dito. Then, let's see, check ko muna kung gano'ng karumi na yung ano, yung marumi na. Maitim na yung oil. So, kailangan na ma-replace. Kailangan na ma-oil change, okay? Okay. Now guys, kunin natin yung jack. So, ito yung jack, kailangan natin ito. Itaas natin yung car, okay? So, kailangan guys, you have to check kung nakalock itong jack natin, okay? Kasi bigado po, hindi nakalock. Then, kailangan natin ng support, okay? Para mas secure tayo na papasok sa ilalim. Lubagan natin ng konti. Kailangan guys, tanggal natin ito. Tago natin dito. Para secure, okay? So guys, ito yung container na paglalagyan ng used oil para hindi magkalat. Meron siyang bukasan dito, meron siyang saraduan dito. Okay, buksan natin to, tanggal natin yung cap. Tapos ilagay natin sa ilalim. Masahod niya yung oil. Tapos kuha tayo ng plywood. So, ang tools lang natin guys sa yung 716 na ratchet. Yan. Saka yung 716, okay? Size 716. Saka yung pantanggal ng oil filter, okay? Yan. Ito yung tools natin para gamit natin. So, ito yung oil. Full synthetic. Sa E5W-30 motor oil. Yan ang gagamit natin. Ito yung
meron pa akong kwan dito. Supra. Guys, so pwede pa ito, yung naiwan na tag 1 liter. Kasi ang, itong, this is how many liters? 4 liters. So, kailangan lang natin yun is 4. So, meron pa mga sobra. Okay, kasi ito is 4.73 liters ang bawat container. So, meron pa tayong sobra extra. Okay? So, gamitin natin yan. Sayang din. Kasi ano. So, muna natin gagawin, guys. Tanggalin natin yung nut or bolt dito sa may tangke, okay? Doon sa oil tank niya. Tanggalin natin yung tanggalin natin itong ano, nut dito. Saglit lang yan, kunti-higpit lang yan kasi. Yan, kita niya yan, ang itim. Ito, ang itim ng ano. Ang itim ng pamunas. Ang itim na ng oil, oh. Kailangan lang talagang palitan kasi kon na. Ang full synthetic kasi, guys. Pag nag oil change kayo ng sasakyan nyo, it's a good only for 5,000 to 7,000 miles. So ito is I think 6,500 miles na. So kailangan ng palitan. Okay? So makita nyo ang itim, oh. Pag nakikita nyo yung content sa video, maitim na talaga yung oil. So kailangan ng palitan. So ngayon, guys, tanggalin natin yung oil filter, okay? Ito yung gamit sa pagtanggal ng oil filter. Kasi pagpagawa ko pa ito sa ano, sa shop. Siguro $50. So ako lang gagawa. May lagay ko pa yung gusto kong oil, okay? So since wala nang ano, wala nang tumutulo na langis, lagay ko na yung oil filter, okay? Kailangan na naka-kwan siya, nakadikit yung seal niya dito sa oil filter para maganda yung tight niya. Hindi yan tutulo ulit, okay? So let's go. Ibalik na natin yung bagong oil filter, okay? So the same tools ang gagamit natin, guys. So kunting higpit lang, okay? Hindi masyadong mahigpit kasi baka masira yung trade ng ano, yung pinagkakabitan ng oil filter. Kasi pag masira yung trade, guys, malaking gastos niyan. So kailangan kunting higpit lang, okay? Siguraduhin lang na huwag mag-leak yung oil. Tapos, pagkatapos nun, guys, ibalik natin yung tinanggal natin na bolt. Ito, pukuntiya lang tulo. So, pwede na nilagay yung bolt ulit dun sa oil tank, okay? Gawin din, ang higpit lang. Hindi masyado mahigpit. So, paluwag kanina. So, ngayon, paigpit naman, okay? Oops, tama na. Tapos, punasan natin.
Paano hindi ko makatulong is? Tante. So, nailagyan natin yung bolt saka yung oil filter. Ang next natin magagawin ay ilagay natin yung langis, okay? So, since ito, mayroon pa naman guys, mga bago mang ito. Gamitin ko na lang ngayon. Ito yung gagamit natin para magpaglaya ng langis, okay? Basta guys, pare-parehas ang ano, ang kategory niya, like sa A5W-30, yun yung maghalo-halo daw. So, dalawang litro na yung nalagay ko. So, I need 2 more liters, okay? Kasi ang naiwan sa bawat galon ay tago 1 liter. So, kailangan ko palagyan ng 1 litro. But, kailangan natin i-check yung kung gaano kataas na yung oil. Kailangan nandyan lang sa guhit. Ito. Yan. Sa guhit lang palagi. Kasi pag sumubra, masama naman sa makina pagka sumubra yung oil. Malayo pa. 2 litro pa kailangan. Natin kung walang leak. Walang tumutulo? Okay. Good. Walang tumutulo. So, buksan natin itong bago. So, possible may 2 litro na maiiwan dito. So, pwede pang gamit ulit sa next na mag-oil change tayo, okay? So, lagyan pa natin ng 2 liters. Ngayon, check natin guys yung kung saan na yung oil. Since walang leak, ibabaan natin yung car, okay? Kuhin natin to. Yung container na pinaglagyan natin ng USB na, okay? So, takpan natin. Tapos, balik natin to sa box niya para may tapon. Supid ng baba yung car, okay? Tanggal na to.
So guys, nanggal ko na yung plywood. Saka yung container na lid nut. Ngayon, tanggalin ko na yung jack. Lugan natin yung jack. Or, itaas man ng konti para tanggal yung support, okay? Palagi guys, meron ka ng support pagka nagdarawa kayo ng something under your car, okay? So, ibaban natin yung car. Sukatin natin yung oil kasi nag-flat na yung ano yung car kanina kasi tabingi so hindi natin masusukat ng tama. Ngayon i-check natin kung tama na yung oil, okay? Natin. Yun, tama na yung oil. Nandun na yung oil dito sa may pangalawang tundok. Meaning, okay na siya. Meron na siyang 4 na litro na oil. Okay? Let's say, lagyan na ng konti muna. Parang kulang ng konti. So, lagyan mo ng konti lang. Ganoon lang guys. Ganoon lang katali ang mag-oil change. Okay? Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa dealer o sa mga shop para mag-oil change. Kaya na mismo, pwede nyo lang gawin sa garahe nyo. Yun, okay na. Balik. Tanggalin itong ito. Tawag nito. Tapos takpan, guys. Takpan yung engine. Kaya yung cap. Tapos i-check na rin natin tong air filter, okay? Ah, okay pa siya. Malinis pa siya yung malinis pa yung air filter niya. Yan yung air filter guys, malinis pa so hindi pa kailangan palitan, okay? Yan. So ito, naibalik ko na tapos yung air filter niya okay pa. So okay, salamat sa panood. Huwag kalimutan mag-comment, i-share at saka mag-subscribe. Jupram.